Pinatutuloy ng Court of Appeals ang kasong rape na isinampa ng modelong si Denise Cornejo laban sa aktor na si Vong Navarro. Sa isang desisyon na inilabas ni 14th Division Associate Justice Florencio Mamawag Jr., inatasan nito ang Taguig City Prosecutor's Office na ituloy ang kasong rape at acts of lasciviousness laban sa aktor TV host. Pinagbigyan ng Appellate Court ang petisyon ni Denise para sa certiorari matapos i-deny ng Department of Justice ang kanyang petisyon na muling i-review ang kaso. Dahil dito kung kaya't ni-reverse at sinet aside ng Court of Appeals ang naging resolusyon ng DOJ noong 2018 at 2020 na i-Cornejo de Cris attempted rape on the night of January 22, 2014 while Navarro denies any wrongdoing. Ayon pa sa Court of Appeals, we reiterate once more that the preliminary investigation is not the proper venue on the respondent's guilt or innocence. May pagkakamali umano sa naging desisyon ng DOJ na ibasura ang petition for review ni Denise. Sa bandang huli, sinabi ng Court of Appeals na ang kredibilidad ng mga ebidensya na isinumiti ng magkabilang partido ay dapat idaan sa trial court at hindi sa preliminary investigation. At iyan ang aking balita. Ako naman si Attorney ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Inamin na ni Gerald Anderson at Julia Barreto ang kanilang relasyon. Matapos magkaroon ng isang anak, ay naghiwalay na rin si LJ Reyes at Tom. Malungkot na balita dahil hiwalay na rin sina Janine Gutierrez at River Cruz after 4 years of being... Tuluyan ang naghiwalay sina Mark Heras at Winwin Marquez matapos ang dalawang... Huling-huli ng isang aktres ang kanyang dating mister na nakikipaghalikan sa isang lalaking foreigner. Hinabol ng itak ng isang aktor ang kabit ng kanyang misis. Nagulantang ang isang aktres matapos na makita niya na may 4 na paa ng parehong lalaki sa ilalim ng kumot sa kama ng condo unit ng kanyang boyfriend. Naibulsa ng Pinoy film na Latay o Battered Husband ang Gold Award sa second Nagbigay Witch. Ng karangalan sa bansa si John Arcilia matapos na mapanalunan nito ang Volpi Cup. Tuloy-tuloy sa paghahakot ng International Award ang pelikulang Dana Farbe o Your Color sa English matapos na mapanalunan nito ang Best German Feature Film sa Berlin Film Festival. Back-to-back na parangal ang natanggap ng Pinoy animated film na Tela sa Toronto Indie Shorts at sa Reality Film Festival na gawa ng 23 anyos na si Zachary John Conlu.